Hello mga kapits, back to work na naman tayo. Tapos na yung 2 days off ko. Ganda ng weather, oh. 11 degrees Celsius and sunny. Sarap mamasyal, oh. Nakasama na ka. Saglit yung post office kasi tahin ko kung may laman na yung PO box ko. Dito na rin sila. Dalawa uli yung dumating kahapon. Nasa ko naman sila, Nova Scotia. So northern part ng Canada 'yon. Northern Territories. Pero ang galing, nakakatuwa. Ilan na kami nandito? Walo na kami nandito, grabe. Karamihan pa naman ng mga yung kasabay ko sa mga kasabay kong nahar sa McDonald's. Magkakasunod lang kami. Pinakauna lang akong dumating. Sila lahat sa McDonald's pa rin ako work ako lang yung medyo naiba. Nakatuwa lang. Walang tapos yung nagastos nila, nasa around $2,000 lang. Compare sa akin, 8,500. Hindi kasi sila nag-agency. DIY sila. Ang laki ng na-less nila. Ganun talaga. Pero sabi ko, mahalaga nandito na. Madali namang mababawi na gastos. Tapos may mga nag-a-apply din daw ng mga kasabay ko pa rin. May tatlo pa. Puro McDonald's din. Ang galing, eh. Dito na ako sa post office. Balikan ko na lang kayo mga maya. Ako lang yung PO box. Laman yung PO box ko. Inaantay ko kasi yung sa GST ko, tsaka yung sa weather, sa climate assistance nila. Quarterly naman yung hulog yun, pero cheke-cheke pa rin yung sa akin kasi. Hello, how are you? Finish work? Yeah. Taga South Africa. Panahon, no?
mababa. Yun, kung gusto niyong makapunta dito ng mabilis sa paraan tapos di ganong kalaki magagastos ninyo, I suggest kumuha kayo na experience lalo na sa food industry, yung mga nagwo-work sa fast food chain. Grabe ang dali nilang makarating dito ng Canada, napakabilis. Tapos hindi pa ganun kamahal yung gagastos eh, di ba? Yun ang gawin ninyo. Tapos baka nga sila after 6 months pwede na sila mag-apply ng kanilang permanent residency. Sinasabi. Northern Territory sila. Alam ko pag sa ganung provinces madali yung permanent residency. Compared dito sa Alberta, hindi ka ng bago ka maka-apply ng PR. Yung may bago ng mga industry na kasi nga nakapost pa siya kasi ang dami nang ga-apply. Kasi ang dami nang pumapasok dito sa Alberta, mga galing ng ibang provinces. Kapag nanood ako ng news, nasa 120 people average yung pumapasok dito sa Alberta daily. Galing ng ibang provinces yun, tsaka mga foreign workers. So, ang dami talaga tumatarget din dito sa Alberta. Dami nang pumupunta dito. May mga vlogger din ako nagpapanood ng mga Pilipino. Mga galing ng Newfoundland, Labrador. Tapos hinihintay lang nila maging permanent resident sila doon. Tapos after nila ma-PR, pupunta sila dito sa Alberta. Tapos ang hangin na. Ano ginagawa nila? Yun yung may mga experience sa fast food chain. Tapos maganda talaga continuous working pa rin kayo habang nag-a-apply kayo, kasi yun isa sa mga kailangan nila na you are currently working while you are applying. Halos isang taon lang din yung pagitan namin ng mga ka-work ko. Yung dumating lang kahapon, ahead akong 1 year sa kanila. Tapos nag-apply na sila. Kasi sa McDo, kasi saktong 1 year ako nag-resign eh. Saktong 1 year tinapos yung kontrato. Hindi ko natapos pala, nag-resign ako yun. Kasi 2 years yung kontrato ko eh. Sumuntan ako dito kasi nga natapos nila, kasi ang alam ko minimum requirements sa nila 2 years, at least 2 years na go-work ka and continuous sa same field na apply mo yung maganda. Tapos direct sila from Middle East,
sa UAE. Diretso dito. Galing, no? So, yun yung mga na-advise ko. Kaysa mag-student kayo, napakahirap ngayon. Tapos, wala pang kasiguruhan yung pagiging permanent resident. Maganda talaga, close or permit agad yung company dito. Dito na ako sa work. Thank you, God bless.